Po mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. And ito na nga, nagbalik na talaga ako sa bundok. At ngayon, papunta kami ngayon sa bahay ni Naneri. Nauna na si Paul kasi meron po siyang isang sakong dalang bulak. Bigas yan. Ah, bigas ba yan? Okay, sara. Let's go. Mainit po ngayon pero malakas naman yung hangin. So dito kasi nakatira po si Neri sa bundok na ito. Ano ang sitio to? Murillo? Murillo. Yan, yun po yung kanilang bahay. Hello po, Tay. Oo. May tao po? Oo, na. Okay. Alam, may iro. May iro. Alam, may tubo, oh. Uy, may tubo, oh. No? Tanglad yun, eh. Ha? Tanglad ba yun? Dali, uy. May hangi ako niyan. Tao po! Ay, hello. Ay, mag-aana sila ng mais. Kamusta? Okay. Pwede ako makiyat? Okay. Ah, sige. Ah, nag-aana sila ng mais. Ay, may manok pala dun. Sorry po. Daming mais, ha? Okay. Okay. Ano? Kamusta, Neri? Okay lang. Ang ganda mo ngayon, ha? Nakadress si Neri, ha? Saan ang lakad? Wala. Wala? Okay. Ang ganda pala niyang bata, ano? Okay, hindi ka muna pumasok? Hindi pa. Okay. Anyway, kapusta? Okay lang naman. Okay ka lang? Okay. Si nanay, kamusta, nay? Okay lang? Okay. Okay. Pasensya ka na, ngayon lang kami nakabalik, ha? Okay. Ito bang mais na ito ay ibibenta niyo? Oo. Oh, okay. So ito yung nung nakaraan, 'di ba, nagaganto ka, nasama ka sa kanila. Okay, pagka nakabenta kayo nito, magkano yung nagiging pera? Depende kung ano po. Eh, wala. Kung pila po na makuan, pila po ka kilo mo, pila makwarta. Mm-hmm. Ngayon ba magkano kilo ng mais? 13. 19 siguro ma? 13. Ah, 13. 13 pesos. Okay. So, gaano kalaki yung taniman yun ito? Malaki yan. No. Natrabahoan naman, pero wala kaming panggastos, sir, para pang-abono at saka medisina po. Kaya maliit lang yung inabot namin. Ah, okay. So, ibig sabihin po kasi noon, kapag ka wala silang pang-medisina, abono, so maliliit lang yung nagiging laman ng mais. So, dapat ito malalaki, kaya maliliit lang din yung nagiging ano, laman. Okay. Anang kamote na lang among ipangtanong, kaya dili abonohan. Balanghoy. Okay, mas okay naman yung kamote kasi konsumo nyo na rin pagkain, ano? Okay. Hindi na kinahanlan abunuan. Kailan palang exam mo? Sir? Kailan ang exam? Exam. Sa school? Mga May siguro? May. Fourth quarter po. Ah, fourth quarter na yun. Okay, tapos ang bakasyon, May din. Parang mga June siguro. Ah, June? Pagka July, meron na pong pasok. Ah, okay. Pasok. Sige. Pero mula nung nakita ka namin, tuloy-tuloy yung pasok mo, hindi ka na nag-absent? Hindi na po. Okay, sino naghahatid sa'yo? O naglalakad ka pa rin? Naglalakad pa rin. Ah, okay. Naglalakad pa rin siya ang layo. Ah, kasi sabi nung iba, bakit hindi bisikleta? Actually, hindi rin pwede yung bike. Kasi kawawa din na siya. Ganon din mangyayari eh. Kasi paakyat eh. Dadaan sapa. Tapos dadaan pa siya ng sapa. Okay, kasi wala pang tulay, di ba? Ang ginagawa pa. And kung maglalakad tong bata, pagpapasok, okay siya.
kasi puro pababa. Pagpabalik, wala rin palang silbi yung bike. Kasi ikaw ay mag-aakit naman pa ganun. Diba? Pero kung kaya mo naman, kaya mo bang mag-bike? Hindi po ako marunong mag-bike. Alam mo, meron kaming hindi marunong mag-bike. Si Mia, na scholar din namin, na nandoon sa Tapak. Scholar namin nung katutubo. Doon siya nag-aaral sa Tapak. Natuto siyang mag-bike. Siguro mga 2 weeks lang, nag-bike na siya, marunong. Pero dito kasi hindi simentado yung daan nila. So, madaling masisira ang bisikleta. Okay. Bakit pala marunong mag-Tagalog si nanay mo? Bakit ka balo mag-Tagalog? Kaaral ko noon. Oh. Grade 1 lang po. Kaya Tagalog lang ang natutunan. Imagine mo, grade 1 lang yun, ha? Pero natutong mag-Tagalog. Ibig sabihin, magagaling talaga yung... Sir, hindi po lahat Tagalog na alam ko dahil grade 1 lang po ang nabot ko. Kaya maliit lang po ang alam ko sa Tagalog. Pero hindi mo siya mahalata na ano, diba, na akala mo hindi alam eh, pero yung grammar, yung ano, alam niya eh. So kaya ikaw marunong ka namang mag-Tagalog, diba? Palagi kang mag-Tagalog, ha? Dapat dito sa bahay, para at least eh, napapractice ninyo. Wala namang problema dahil dito sa bahay, ang salita nyo is Lumad or Bisaya, pero minsan mag-Tagalog kayo. Kasi malaking bagay din, lalo na sa mga bata na nag-aaral. And kapag napunta kayo sa ibang lugar, marunong na kayo mag-Tagalog. Diba? Pero bilib ako sa'yo, ate, ha? Ang galing mag-Tagalog, ha? Salamat. Oh, kita mo? yun eh. Okay, ilan nga anak mo? 4 po. Okay, tama na yun, ha? Ba't ba ako nangingialam? Hindi. Sa akin naman kasi, may mga reason kung bakit sinasabi kong tama na. Kasi nga mahirap ang buhay, di ba? Okay. Maganda lang dito sa kanila, wala kang binabayarang bahay, walang binabayarang tubig, walang binabayarang kuryente. Ang babayaran mo lang talaga konsumo at pagkain. Yun ang pinakamahirap sa kanila. Sa pag-aaral naman, yun nga, yung mga baon na katulad nito. Wala kayong machine, no? Wala pa. Paano mo? Hindi ka nahihiwa, ate? Hindi. Ah, okay. Ano lang. Nasanayan na namin na. Ah, nasanayan mo na? Oo. Oh. Okay. Kalak ko, hindi na kayo babalik. Ah, okay. Hindi na ninyo babalik ang sinere. Ah, kasi kaya hindi ako bumalik pa. Nag-Holy Week, ito yung panahon na ang mga Kristiyano o mga katulad namin Katoliko ay nag-aayuno. So, pag Holy Week, bakasyon ang karamihan. So, nagpahinga lang ako, nagbakasyon. Napunta ko ng ibang bansa. So, yun. Tapos, Kuya Eli din ang team. Pag ganung mga panahon, umaalis talaga kami. Kasi hindi nga ako taga dito at taga Luzon ako. So, pumupunta lang ako dito sa Davao. Okay, paano yung ginagawa mo, ate? Hindi, kinaganyan mo siya kanina eh. Ay, matalas. Eh, baka ma-ano ko. Paano po, paano? Ano lang. Ah, okay. Baka masugatan ang kamay niyo. Ayaw. Eh, joke lang. Okay. So, kaya nga kami bumalik dito para makita ka ulit kita. No? At meron akong pasalubong para sa inyo. Meron na kayong bigas? Wala. Wala? Okay. Naubos na po. Naubos na. Kumain na ba kayo ngayon? Opo. Meron po kami. Meron po kami bigas kanina. Okay. Anong ulam nyo? Sudan. Ano lang po ka na gulay. Ah, sarap yun. Di ba? Masarap yun. Alamig dito sa kanila, no? Hindi mo maramdamang mainit. Pero sa labas mainit. Okay. Meron kami dalang isang sakong bigas. Diba? Para pagpapasok ka, magbaon ka ng bigas. Okay? Nandoon, no? Baka mag-iba dito eh. Kaya naman? Kaya ba? Kaya. Sige, pasok mo na dito yung isang sakong bigas. Oh. Hindi na kayo magbabayo. O, kasi ba, nagbabayo ba kayo ng ano, mais? Ito ba? Lagay nyo dito? Ay. Minsan po. Ah, minsan. Oo. Ayan. Ito na isang sakong bigas. Salamat po. 50 kilos yan. So, it's equivalent to 1 kaban. Medyo mahal dito ang bigas, no? Opo. Magkano ang isa ka salmon?
mga 28 siguro. Isang yung salmon po isang gatang. Hindi dito labanan ay kilo eh. Isang salmon. Siguro mga half kilos din 'yon. No, 1/4. Dalawa ka sa dalawa ka salmon isang kilo. Ah, okay. Oh, hindi. Dalawa at 1/2. Ah, okay. Okay. Isang kilo. Kaya mahirap bilhin, ano? Mahirap kasi. Okay, so ito na. Ha? Bigas, ha? Okay, yan po ay galing sa... Ano po? Totoo ba yan? Totoo po yan. Akala ni ate, joke lang. Hindi ba makapalat ganun kalaki dahil mahal po dito. Oo. Sabi niya kung totoo daw yan, ha? Hindi siya makapaniwala na bigas yan. Kasi ang nabibili nga lang po nila dito ay... dalawang gatang, tatlong gatang, ganun. Oh, totoo yan, bigas, no? Para may pambaon ka na, opa. Hindi ka na mag-ano sa school, no? Oh. Okay, tapos, ito pa. Mayroon pa akong ibibigay para sa inyo. Okay, bago ko pa sa, ibigay muna, magtitingko lang ako sa lahat ng... ito po ay galing na mismo sa ating lahat, sa charity viewers, no? Ibig sabihin po ng charity viewers, kaya lagi ko sinasabi na charity viewers, ibig sabihin po nun, yun yung nanggagaling sa lahat ng nanonood ng vlog sa atin. So, marami po yun, maraming pagkakataon na nababanggit namin palagi ang charity viewers na yun po yung nanggagaling sa kinikita natin sa YouTube na naipapamahagi po natin. Ano po? Mapakashman o mapagoods, yun po, sa charity viewers po yung galing. Okay, tapos, meron ding nagpadala. So, para sa iyo. Okay? Opo. Handa ka na ba? Okay, sige. Magti-thank you lang ako kay Marife Houghton. Nagbigay ng 5,000. Kay Ate Alori Dicoma, 5,633. At nagbigay din si Anonymous Ray Tags. So, meron tayong mga sponsor na hindi talaga nagpapamention ng name. So, ginagamit nila yung Anonymous. Anonymous Ray Tags na nagbigay ng 10,000 pesos. Sa kabuuan, may nagbigay sa inyo ng cash donation na 20,000 pesos 633. Salamat po. Oh, di ba? Medyo malaki na ito. Po. Okay. Ano ang gagawin niyo sa pera? Ay, ate. Ang kikinsan ko. Ikaw man desisyon eh. Ang bot lang po. Ikaw, ma. Dapat planuhan din na. Wala kinakahanda to. Plano at nakagamitan do. Kung anong arbas ninyo, sir? Ang galing, no? Dahil hindi namin nahandaan kung anong gawin namin sa binigay ninyo dahil hindi namin alam na mayroong ibigay ninyo sa amin. Oh, yun. Okay. Hindi nyo alam kung anong gagawin sa pera. Opo. Oh. Okay. Kasi ngayon lang kayo nakatanggap ng gantong kalaki. Oh. Tama? Parang ang naiisip nyo kasi baka hindi nyo alam talaga. So, pwede nyo gamitin tulad ng sabi mo, mga medisina. Sa medisina na eh. Ano po? Tapos pwede mong gamitin sa... Kasi magtataniman na ulit kayo. O pang medisina, pang fertilizer, or what. At yung iba pwede nyong magamit sa pagkaaral. Di ba? At darating na ulit yung... Okay ka lang, ate? Okay lang po. Okay ka lang? Oh, okay. So, ano po yan? Tears of joy. Kaya naiyak si ate, no? Hindi kasi ini-expect na ganun kalaki, no? Oo po, sir. Okay lang, ha? Baka okay. Himatayin ka. Hindi. Okay lang, okay. So, ito na. Ibibigay ko na sa inyo itong pera, ha? Okay. Tutuwa ako kasi sabi nila... hindi pa nila alam yung, kumbaga, parang takot din sila na maghawak ng ganitong kalaki. Kasi ngayon lang talaga sila nakakahawak ng ganitong kalaking pera. And, sir, baka, ano, baka, anong kapalit yung
ibinigay na niya pera, baka hindi namin mababayaran. Hindi ate, okay, wala itong kapalit. Wala kaming hihingi na kahit na anong kapalit. Actually, hindi ito galing sa akin. Ito ay galing sa mga nagpadala. Yung mga nabanggit ko kanina na sponsor po ng Pugong Biyahero. Ano po? Ito hindi po galing sa kamay ko. Galing talaga ito sa sponsor namin. Ano po? Yung mga naunang naibigay ko sa inyo, yun yung galing sa amin. Tsaka po itong bigas. Ito naman galing sa sponsor. At bilang pasasalamat natin sa mga sponsor na nagbibigay, talagang inidinodocument namin na maibigay ito dahil galing ito sa kanila para sa inyo, ha? Okay, sige. Salamat po ulit. A total of 20,633 pero ginawa ko na itong 21,000 para wala nang butal. Okay? So, sa'yo ko muna ibigay. Awake. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, and 21,000 pesos. Salamat po. Okay. So, yung pera na yan, ha? Gusto namin magamit nyo sa tama. Huwag tayo yung parang one day millionaire, kumbaga bilhin ito, and the end of the day, nga na. Pagdating ng araw, wala na. Diba? Opa. So, magamit nyo sa tama. Okay? Opa. Okay. Tapos, diba ikaw ay nag-aaral? Ano nga yung gusto mo paglaki mo? Policewoman. Policewoman. Okay. Dali, malintal po. Ano bang gusto talaga ni nanay para sa'yo? Hindi ko po alam. Okay. Basta kung ano naman yung nasa sa puso mo, sundin mo. Pero kung sa tingin mo hindi yun talaga para sa'yo, pwede ka naman mag-change the mind. Diba? Okay. Anyway, pero paano mo nga naman pala gagawin yun kung hindi mo... Walang... Ito? Sorry. Walang ano po, ano, dapat mag... Hindi masuportahan, di ba? Okay, may tanong ako sa Unai. So, siyempre susunod na, anong grade ka na? 10 po. 10. Pag grade 10 niya next year, laban pa rin sa pag-aaral niya? O hihinto siya? Sir, ang problema sa amo dere, wala na grade 11 sa mga ni. Malayo ng ano... Pero may grade 10 pa. Ang grade 10 siya ngayon. Grade 11 mo next year. Yun ang problema. Yun ang problema. Okay. So, anong sabi ni nanay sa'yo? Kung ato, wala pa mo nag-abot sa'yo sa mong akong plano. Nabaho na ng konti. Kung niya, maskwila din ko dito sa Dabao. Magtatrabaho ka na lang? Opo. Mag-iipon pa, sir, para maka... Okay. Aral siya ulit. Okay. So, kung magtatrabaho ka na lang, so parang may iwan ulit yung pag-aaral mo? Ano po? Gagawin ko po na, na magtrabaho ako kasi para makatuloy ako sa aking pag-aaral at masuportan ko rin ang aking mga kapatid. So, magtatrabaho ka muna? Opo. Anong trabaho papasukin mo? Depende po kung ano wala po ang mapa. Wala pa po, sir. Wala pa po ang trabaho. Plano pa yon. Bakit umiiyak si Neri? Dahil kasi gusto mo talagang mag-aral, magtuloy? Opo. Okay. May good news ako sa'yo. Kung papayag ang iyong mga magulang, kasi ganun din naman, di ba? Mapapalayo ka sa iyong nanay dahil magtatrabaho ka at ang iniisip mo para makapagtuloy ka ng pag-aaral. Tatanungin ko yung nanay mo, papayag ka ba na kukunin namin si Neri, dadali namin sa Maynila, doon na siya mag-aaral? Manila. Basta dagat. Sasakay siya ng eroplano, dadali namin doon. Doon na po siya mag-aaral. Pag-isipan po natin, ma.
pwede pag-isipan pa namin ba? Okay. Anong decision sa papa ni Neri? Okay, wala namang problema. Okay, ganito kasi yun, Neri. Awin, hawa awin. May kumuha sa'yo para maging isang scholar ka namin. Pero, doon ka sa Maynila o sa Luzon mag-aaral. Okay. Para mabigyan ka lang ng konting idea, meron na kami mga scholar na katutubo na nag-aaral doon. Diba? Mayroon kaming sinagip sa maagang pag-aasawa, dalawang katutubo na nataga Sitio 24 sa Pakibato. Mayroon din kaming scholar na galing dito sa Lukadang, Mapola, si Ninita na nandoon na rin. Mayroon din kaming scholar na nandito sa sina Ate Badiday at si Irene na nasa sa Abra, doon na rin nag-aaral. At yung iba naman namin scholar na dito pa rin hanggang ngayon nag-aaral. Ngayon, yung offer sa'yo, kapag doon ka nag-aaral, may kasama ka ring lumad. Hindi lang ikaw. Si Madeline po yung tinutukoy ko. Ang mag-sponsor sa'yo, si Ate Lea Laluwet. Yung sponsor mo, nagtatrabaho sa Canada. So may mga kasama ka lang sa bahay, yung kapatid niya, napakabait nito. At saka, si Madeline. Na isang lumad, katutubo ata din. Parehas kayo ng salita, magkakaintindihan kayo. Grade ano na nga siya? First year na to eh. No, grade 7. So, ahead ka sa kanya. So, makakasama mo siya sa bahay, hindi ka maiinip kasi parehas kayo ng salita. No? Tapos, yung communication nyo kay mananay dito, may wifi naman dito, consistent pa rin yung pag-uusap nyo. Para ka lang ding nasa Davao, pero at ang pinagkaiba lang, nag-aaral ka. Okay, basta kuwaro komunikasyon ta. Hanggang... Problema ro, kuwaro komunikasyon ta. Walang problema. Ang komunikasyon, wala kang cellphone? Meron po. Okay. Meron, pero... Ang nanay ang wala? Oo. Okay. So, hindi yung nanay, iiwanan mo yung cellphone dito. Pagdating doon, bibilang ka na lang ng cellphone. Para may komunikasyon kayo. Lagi ka rin kayo magkausap. Pero yung lagi namang magkausap, ibig sabihin lang noon para magkamustahan kayo, di ba? Parang namimiss mo sila. Okay. Pag doon ka nag-aral, hanggang college, makakagraduate ka. Wala na siyang babayaran. Ang sponsor niya na ang magbabayad noon. Uuwi na lang ka dito na may diploma ka at nagmaganda ka ng trabaho. Basta uuwi ka taon-taon, o kada bakasyon, uuwi ka. Kung Christmas, pipili ka lang naman dun eh. Kung Christmas ba, o closing na school, uuwi ka. Ganon. Pero hindi palaging nauwi ah. Sa isang taon, isang beses ka uuwi. Pag na-miss mo naman, may messenger, pwede kayong mag-usap. Wala namang pinagkaiba yun eh, na nasa sa Davao ka. Diba, hindi ka rin naman uuwi dito kung magtatrabaho ka doon. Ganon din yun. Nasa Manila ka nga lang, mas maganda at mas maayos. Pero hindi naman po namin kayo na pinagdidesisyon ka agad. Okay? It's an option. Pagbalik ko, mag-usap kayo. Ang maganda lang doon, Neri, sigurado na ikaw ay makakapagtapos ng pag-aaral. Ha? Okay? Pwede naman po siya na dito mag-aaral, pero ganun pa din. Walang grade 10 dito sa lugar nila. Dadayo pa rin sila ng ibang lugar. Yung gastos, yung ganun pa din ang mangyayari. At 50-50 pa yon dahil magtatrabaho ka pa. Yun, garantiya sa'yo, makakapag-aral ka doon sa Maynila. Naintindihan mo naman, ano ate? Okay. So, ang ano lang doon, Neri, 100% makakagraduate ka. At yung mas maganda pang opportunity na mangyayari sa'yo, mangyayari, magkakaroon ka ng magandang edukasyon. Hindi ko kayo pinagde-decision agad ngayon, ha? Pag-isipan, okay? Kinakabahan ka? Excitement o what? Ano yung nararamdaman mo? Parang wala. Parang wala pa po akong nararamdaman kasi paplanuhan po pa namin. Okay. O, mayroon din ako iba maritis sa'yo. Magkakilala kayo ni ano, di ba? Doon din siya nag-aaral, eh. Si Erna. Opo. Okay. Si Erna... Tatapusin niya lang yung pag-aaral dito. Pagdating ng college, kukunin na rin namin siya. Doon na siya mag-aaral sa Abra. Mga lumad o katutubo din yung kasama niya ngayon na nag-aaral na ng kolehiyo at isang grade 7. Grade 8. Diba? Huwag kayong matakot.
pwede mong i-check, panoorin mo sa YouTube mamaya. Si Madeline, search mo lang Madeline Pugong Biyahero. Makikita mo doon na nando doon, yun ang makakasama mo na katutubo na mag-aaral doon. Medyo mababago lang yung, syempre yung culture shock ulit. Pero marunong ka naman na mag-Tagalog. Hindi katulad ni Madeline, hindi nalang namin talagang hirap. Ikaw nakakaintindi ka ng Tagalog. So, mabilis mo lang. And may utak ka na. May utak. Ibig sabihin po nun, matalino. May, di ba matalino ka? Oh, kaya mo yan. Makikipagsabayan ka ron. Kaya? Medyo kinakabahan pa po si Neri dahil hindi niya alam yun. Kumbaga, yung excitement. May nararamdaman siyang excitement at meron din kang nararamdaman ka ba? Diba? Ay, alam mo yung pakiramdam na pagpasok ka, pumasok ka bukas sa school. Mayroon kang maikukwento sa teacher mo. Mayroon kang maikukwento sa kaklase mo. Na ganito na yung mangyayari sa akin. No? I know, pag kaklase, mamimiss mo sila, yung ganyan. Dililipat ka ng ibang lugar. Pero isipin mo muna yung kinabukasan. Ha? Ate, hindi ko kayo minamadali, ah. Kung ano man po yung maging decision nyo between family. Pag-isipan yung mabuti. Tapos, pag nag-okay ka, kukuha tayo ng permit to travel. Ha? May mga ID ba kayo? ID sa barangay. Ayun, pwede. Tapos, gagawa lang tayo ng handwritten na atas ko tayo ng permit sa barangay. Tsaka doon ulit, ano? Admo. Tapos sa DSWD. Pero ang asawa ko po, sir, walang ID na nawala yung ID. Pwedeng kumuha ulit siya sa barangay. Okay, mabilis lang naman yun. Okay, tapos paggawa tayo doon ng letter na pinapayagan nyo si Ernaline. Ilan taong ka na nga? 16. Ah, okay. O, minor pa to. Na mag-travel na siya. Tapos, basta in legal process, no? Kasi mahirap din yung mag-travel na ma-hold tayo sa airport. No? Mahirap yun. Hindi, ano, pagka... Kompleto pa. Di ba? Kompleto pa. Or, pwede naman ganito para hindi mahirap na pwede mo siyang ihatid papunta Maynila. Kasama ka namin. Ihatid mo siya. Tapos ibahatid ko ulit namin dito pabalik. Okay, hindi mo naman iiwanan. Mawala. Ihatid ka ulit. Oh, para lang hindi mahirap yung pagpapaalis kasi kasama na yung parents. Oh, yun, hindi na natin kailangan kumuha ng permit, 'di ba? Kasama na yung parents, no? Oh, yun yung naiisip ko na paraan, no po. Pero again, pag-isipan mabuti dahil malaking tulong ito para sa iyong pag-aaral. Tama? Okay. Pasalamat po ako sa mga sponsor na nagtulong sa akin na makatapos ako sa aking pag-aaral. At sa iyo po na nakita niyo po ako, na tinulungan niyo po ako at... Awin! At... Salamat na lang ko sa inyo ha, ikaw o imong mga kauban o kanang naghatag sa partang kinasing-kasing nga hatag o kanang inyong manager o unsa pa diha nga inyong kauban nga wala na ko nakita karon dire. Salamat sa inyong tabang sa akong anak para makapadayon siya eskwela o tanan nga inyong gidala karon para sa akong anak. Salamat. Okay. And thank you so much po ulit sa ating sponsor. Maraming salamat po ulit kay Anonymous Ray Tags na nagbigay ng 10,000. Kay Maria Fijoton, 5,000 pesos. Alori Digoma, 5,000 pesos. A total of 21,000 yung naibigay po natin para kay Nere. At salamat din po kay Adelia Lalwit na willing siyang talagang tulungan itong bata na ito at mapag-aral sa Maynila. Okay? Marami pong salamat. Thank you so much. And God bless po sa inyong lahat.
ang panahon at kailangan mong magtipid ng kuryente. Huwag mag-alala dahil meron tayong solar stand pan. Pwede mo na itong gamitin gamit ang solar panel at pwede rin ito sa electric. Napakadali lamang nitong gamitin. Isaksak lamang ang cable ng solar panel sa stand pan. Ibilad ang solar panel direct sa araw. At ayan, pwede mo na siyang gamitin. Napakaganda nitong solar stand pan na ito at napakatibay. Meron na rin siyang ilaw at pwede ka ritong mag-charge ng cellphone. Kaya ano pang inaantay ninyo? Mag-order na at mag-message lamang po kayo sa aming messenger account at PB Team Solar. Sa bawat order po ninyo ay malaking tulong po sa ginagawang pagtulong ng PB Team. Maraming salamat po!